Okay, after a long drive, so ito na yung signage ng Malangaan. So nakalagay, welcome to Malangaan River Cave and Spring Ecotourism. So, madami beses ako nakapunta dito pero hindi ako magbablog. Ganyan nga yung daan, masyadong malubak. So, tinignan natin kung bukas siya talaga. So, say pa rin, hindi pa rin nag-i-improve yung kalsada. So, ang hirap pa rin mag-drive, medyo madula. So, may part dito na malalim. Kaya dapat ay maglakad ako. At itulak na lang yung motor. Buti na lang, hindi siya maulan kaya hindi madulas yung palsada. Pero excited ako kasi hindi ako makakapag-gala after quarantine. So challenging nga lang yung palsada talaga. Kaya lang, ingat sa driving and everything. So yun nga guys, bukas siya. So ito yung bridge patungo sa Malangaan. Napasok tayo. Ito yung community dyan. Okay guys, so after a long drive, so open pala to sa public yung Malangaan Spring. So yan, pwede kayo maligo dyan. Hindi nga lang siya ganong kalinis yung tubig ngayon, siguro dahil sa mga nagdaang ulan. Pero nakaligo na ako dyan, maganda yung tubig dyan. Katayin nyo din sa dulo, yan, meron siyang rock formation, doon ang gagaling yung tubig. Tapos meron siyang ilog sa likod na yun. So mapupunta na namin ngayon nung kuweba. Pero hindi siya totally kuweba, biyak siya sa gitna, so may open siya sa taas. At tingnan natin kung ano na itsura niya ngayon after a long time. So ito yung Malangaan Spring. Ayan, nakita niya meron siyang rock formation dyan. Malinaw-linaw naman pala yung tubig. Ayan, so ito yung spring nga. So iba nagda-dive dyan. Nakita niya may tao dun. So pwede kayo mag-dive dyan. Free of entrance. So siguro medyo konti yung tubig na supply ngayon galing sa underground or kung saan man siya galing kaya hindi ganun kalinaw yung tubig pero ayan siya. So pahinga lang ka, ayan. Ayun, may nag-dive, lakda yung talon niya. Ayan. So pwede kayo mag-dive pero dapat magaling kang mag-ano. Kailangan magaling ka talagang mag-swimming. Kasi malalim siya. Tingnan natin yung tatalon. Ayan. Ayan. So pwede kayo mag-jump-jump dyan. Ayan. Ito lang yung ginawa ng bata. So ayun nga guys, so nagtitrail na ako going to the cave. So medyo may tubig-tubig siya ngayon. Ito yung nilalakaran, wala siyang tubig dati. So ayun, so check natin kung may babang nangyari dito or kung okay pa rin ba siya. Pero dito maganda yung mga limestone niya. Then may mga plants kang makikita. Siguro dahil sa mga nagdaang ulan kaya siya may tubig. Pero usually pag nandito ako, walang tubig. Ayan, so makita niyo madami siyang rocks. Ayan, so lang. Saka dito dapat maingat ka kasi medyo matutulis yung bato. Pero mga batang pwedeng mag-guide dito pero since kabisado ko naman siya, so ako na lang. Ano siya pag nakasinilas.
Ayan. So malapit na tayo sa bungad ng cave. Ayan guys. So nandito na ako sa cave ngayon. So hindi sa totally cave kasi makikita nyo may opening siya. Siguro dati cave siya. Tapos may mga konting tubig dito, siguro nagiging source ng tubig pagka umuulan. So meron siyang mga maliliit na butas. Makita niya meron siyang pwedeng pasukan doon. So mag-ask lang kayo sa mga guide na bata kung saan kayo pwedeng mag-explore. So ayan yun. So medyo may vandalism nga lang ng konti. Ayan. So another cave formation nga ta dito. Ay, madami mga batang nag-guide dito. So pwede kayong kumuha sa kanila ng time para i-guide kayo. Pero bigyan nyo lang ng konting tip. Ayan. So ito na yung first part ng cave. Ayan nga. Yun yung sinasabi ko. Wala na siyang cover sa itaas. Hindi ko alam yung history na to kung bumagsak lang ba or ayan siya. Pero yung loob nga na to, ayan, may mga cave dyan sa loob na yan. So meron ako napasukan dito na cave. Kaya lang hindi ako kasya dati dahil super taba ako. Pero may mataba pa rin naman ako. And then, alam ko may part dito na pwedeng akyatin. Pero dahil walang akong guide, daw masyadong familiar. Although, madaming beses na ako napunta dito. Ayan. So ganun pa rin naman. Payapa pa rin. Ayan, explore lang namin. So tingin-tingin na kami ng mga rare plants. Pero syempre hindi namin kukuhanin dahil bawal yun. Kasi diba nga sabi, leave nothing but footprint, take nothing but pictures, and kill nothing but time. Ayan, rules yan pagka ikaw ay nag-explore sa outdoor, sa environment. Ayan, so nakapaa ako. Kasi baka madulas siya. Ayan, walang tao this time. Kasi nga quarantine pa rin, kaya lang inip na ako. And safe naman dito kasi wala ka naman tao makakahalubilo. Kayo-kayo lang. Ayan. So nasa second part na ako ng parang cave na yun. Ayan, dami mga gagandang plants na nakasabit sa wall. Ewan kung makikita nyo ayun. So mga rare plants yan. And then tahimik. Although may konting vandalism, pero malinis pa naman siya. Again, free lang ang pagpasok dito. Basta kung first timer kayo, dapat meron kayong guide. Ayan, may konting tubig. Ayan. So ang tahimik, ang payapa. Pagka nandito ka, parang hindi mo maisip yung problema mo. Kung may problema ka, and then kung gusto mo pag-isa, taka lang dito. Ayan. So ito yung third. Ayan, yung third part ng cave. Parang tatlong ano siya. Tatlong group ng cave. Ayan. Same din, ingat-ingat din sa paglakad. So ang ganda niya guys. So ayan. So yun yan, excited ako. Sabi ko, kailan kayo makakabalik dito? And then, yung sinubukan namin na pumunta. Tapos, ayun. Open pa rin. Tingnan natin kung ano mga plants meron dito. Ay, meron dito mga halahin na alocasia, mga elephant ear yata. Ito, ayun ko kung natawag sa kanila. And then, yan, kung ano mga plants nandyan. So, maraming mga plants na nakaano sa mga rocks. Ayun, siguro dahil sa yung mga birds siguro, yung mga buto ng iba. Pupunta dyan. Kaya parang nasa Palawan, di ba? Ayan. So, explore pa tayo hanggang dulo. So, pagkapagod ka, pwede ka magpahinga dyan. Upo-upo ka dyan. O kaya dito. Ayan, upo-upo kayo. Selfie-selfie. Pero merong kuweba dito, pwede kang pumasok. Kung matapang ka, pwede mo explore. Ayan.
Pwede kang pumasok dyan. Ayun o. Makikita nyo guys. Ayan. Pwede kang mag-explore dyan. Ayan. Ayun pa. Tapos ayun pa. May cave pa dito. Tapos, sa part na to, ayan, para may bumagsak na rock. Ayan. Hindi ko alam kung ang history ng rock na yan, pero nakahamba lang na siya ever since na mapunta ko dito. Siguro, bumagsak siya from that part. Kaya siya bumagsak ng pahiga na ganito. Siguro dahil sa earthquake or any reason ba't nagkaka-erosion. Ayan. So, meron din pwede pasukin na cave dito. So again, this is a part of Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Ayan. So explore natin. Ayan, meron din siyang kuweba dito. Ayan, yung mga bata kabisado na nila to. Kaya kung group kayo or sumumagpa-guide, maraming mga bata dun sa labas sa spring na pwedeng mag-guide sa inyo. So, ayan na yung pangatlong part ng cave. Pero natatanda ko sa may parang akit ka dito somewhere dyan. Merong maliit na kuweba. Tapos yung loob parang crystal yung bato niya. Yun yung sinasabi ko na ano, hindi ako nagkasya kasi sobrang taba ko dati that time. Though sabi ko nga medyo mataba naman ako ngayon. Yan ang tahimik. So, ayun nga, babalik na uli kami dun sa spring. Hindi na kami papasok sa loob yun kasi baka may mga snakes kung meron man. Pero usually wala namang snakes dito. Ayan. So again, this is Malangaan Cave located in the RT. Akala ko dati San Rafael to eh. Ayan. So ang dami magagandang mga plants na natumutubo sa taas. Pero may part to na pwede nyo akyatin. Yun nga. Magtawag lang kayo ng locals dito para i-guide nyo kayo kung saan kayo pwede umakyat. So, dito ako sa may taas ng spring ngayon. Nakikita nyo, narilig yung mga tao dyan. Tapos pwede kayo maglabas sa dulo na yon or maghugas ng sasakyan. And again, this is free of entrance. So, search nyo lang kung paano pumunta dito. So, mayroon siyang balete tree. So, dito yung nagda-dive yung mga tao kanina. Ayan, try nyo napunta kayo dito at ma-explore nyo ang DRT Bulacan. So that's all for today and hope you like this short trip dito sa Pangalangaan Cave. And kung bago pa lang kayo sa aking channel, please don't forget to like and subscribe para kung ano man yung video meron kong mailalagay sa channel ko ay mapanood nyo. Bye bye!